check, check, mic test, 1, 2, 3. Panawagan po sa aking mabubuting kaibigan. Ramdam mo na ba ang init? Let's all beat the heat, summer time is here. Tara na, kaano na tayo ng swimming? At sabay-sabay natin, i-drawing. Magandang umaga mga kabrid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito, time check natin isa alas 10:30 mga kabrid. So update tayo sa ganitong, ito yung kasagsagan ng pag-iinit na mga kabrid. So update tayo, na-recording na din po natin ang mga alaga natin mga kabrid. Ito, start na tayo. Unang-una sa lahat mga kabrid, binabati ko ang ating mga subscriber dyan, ang ating mga solid na subscriber, ang ating mga silent viewers din, at saka yung mga nag-comment sa ating munting vlog mga kabrid. Ito, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So disclaimer lang po, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for breeding and viewing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chicken and game fowls in my small backyard mga kabrid. So ito, update na tayo. Ito lang ang gagawin natin ngayong araw mga kabrid, ang pag-update sa ating mga nakakording mga kabrid. So kailangan talaga sa manok mga kabrid, isa, nakakagalaw-galaw sila, nakakayas-kayas kahit malilit pa, para po na ilalabas nila ang sobrang init mga kabrid. So ito, ayan ang ating mga kasabayan ng mga first batch natin mga kabrid. Mga ano na, lumalaga na. Nagpapapatong na sila. Ayan oh. Binubukan nila mga kabrid ang pakpak nila para po is makalabas yung init. Ditong parting ito is presko mga kabrid. So ayan oh. So ayan. So itong side natin ng bahay na to, nilinisan ko kahapon para po magkaroon tayo ng extra space. So ayan no, ginawan ko ng tatlong talian ng sisiw sa istag mga kabrid. So ito yung isa, yung hindi naglalaban mga kabrid. Yun naman yung isa nating sa second batch mga kabrid na sinibalang. Tapos yung sa dulo, yung pinakamagulang sa kanila sa second batch. Ayan. Ayan mga kabrid, extra cording area mga kabrid. So maya-maya siguro isa gawa natin ng silungan yun, no? Kasi tutok sa init. Pero mamaya nyan mga kabrid, wala na yan. Kasi lilipat na yung araw, kasi alas 10 pa lang naman mga kabrid. So ito, yan ang ginawa natin itong side natin ng bahay na to na ng extrang talian para mag-cording din tayo dyan at hindi masayang yung space. Tapos makalabas yung ating mga sisiw mga kabrid. So ito yung ating mabait na siya, oh. Sanay na sa cording. Yan, mabait na. Sanay na sa cording mga kabrid. Picom. First batch inbreed, 6 months old. Puti tahid mga kabrid. Ang laki ng tahid nito. Yan, oh. Yung mga dumalaga natin is pagalagala din. Tapos itong mga puti natin sa third batch na medyo maganda na yung papuro natin sa inbreed. Ito na, oh. Kunti na lang yung itim niya mga kabrid. Siguro pag binangga natin to sa nanay, yung babae, yung lalaki, binangga natin sa tatay, isa maglalabas na talaga na nga, lulusot na yung puti. Kala ko nga puti to. So ito mga kabrid, oh. Third batch mga kabrid, puti. So ito naman yung pula natin dito, yung blue legs na piko. Ayan. Buka yung pakpak, pinapasingaw talaga nila sa katawan nila ang init. Ayan, pinapahangin na nila yung ano nila, kilikili ba. Tapos ito mga kabrid, yung pinakapanganay natin na pasisil. First batch inbreed mga kabrid, picom, sinibalang, galing sa kilisulay mga kabrid. So bago natin yan nilabas kanina is inilamusa natin yan mga kabrid. Ayan, inilamusa natin. Tapos ito yung hindi pa available sa cording, nakakulong muna sila. Tapos nilalagyan ko ng tubig sa babaw para kahit pa paano yung hangin is may moist. Ayan, nasa loob na to ng ating nasa patio na ng bahay natin mga kabrid. Ingatan natin ng maigi ang ating mga alaga. So ito naman yung isa na to, hinilamusan ko rin to.
First batch mga kabrid, kapatid to ng puti doon. Third batch pala, kapatid ng puti. Ayan o, parang punkan. Tapos ito yung apat natin ng mga kapatid nito. Street comb to, ito yung apat o. Apat. Tapos ito naman yung kasama to. Kasama to ng first batch natin, ayan o. Mga malatuba. Iwan ko to. Dalawang malatuba mga kabrid. Sana magbago pa. Pero parang throwback yan mga kabrid. Ibang kulay. Malatuba na parang banggirado. Iwan, parang hindi mo maano yung kulay. Hindi man kasi ako marunong pa. So ayan o, grabing init mga kabrid. Ayan, dalawa natin. Kapatid to ng puti mga kabrid. Third batch. Ito naman yung kambal natin mga kabrid. Sisilong siya eh, oh. Sisilong siya. Ito mabait na to. Pulang-pula yung mata mga kabrid. Dominante yung sweater. Binangka kasi natin to sa round head tsaka sweater. Masa yung ano nila sa pamata. Sweater mga kabrid. Chine-check natin yung mga painuman kung may tubig. Ito naman yung kakambal niya mga kabrid, oh. Yung puti yung kuko na tumangkad mga kabrid. Medyo lumit ang katawan pero tumangkad siya. Ayan, mabait na rin. Sanay na rin sa kording mga kabrid. Huwag muna tayo sa ispar at alanganin yung ano, yung sitwasyon. Baka mapagod, may stress lalo. So ito yung tatlo. Nagpapatong-patong na sa ito sila. Nagpapractice-practice na ito eh. May kakulitan itong tatlo na ito eh. Ito yung isa, yung ating namamalo. Namamalo ng mga pakawala natin. Kaya kinulong ko mga kabrid. Yun. Ito yung nanging itlog natin. Ayun no, may tatlong itlog pa. For consume lang siya. Tapos ito, isang itlog lang, naglilimlim na siya. Sabi ko kay Mrs. kung i-re-resit ko, sabi ni Mrs. is hayaan lang daw po. Sige, hayaan ko lang siya. Okay lang yun, isang piraso na naman. Kahit bugok yun, okay lang. Bababa naman yun. Pag nainita na siya, bumababa siya mga kabrid. So inopen lang natin yun. Kasi nga, para makalabas-labas siya. Tapos ito, yung update natin. Ayan mga kabrid. Ang hirap ng panahon mga kabrid. Ang init. Yung iba dyan sa atin, mga kasama natin na medyo hindi nila na mumonitor na maigi eh. Natitirikan mga kabrid ng mga alaga. Kailangan talaga mapukusan natin. Ito yung mga ano natin. Mga burgak tsaka broodlings oh. Apat na broodlings. Ito, nangingitog na rin to. Kapatid to ng sinibalang. Yung pangalan natin. Medyo ano siya, medyo pungkan din na hats. Nangingitog na siya, liliit lang ng itlog. Siyempre, unang ano pa lang niya. So, maliliit pa. So, for consume mga kabrid, thank you sa kanya. Tapos, ganito lang mga kabrid. Ang init talaga. Just grabe. Kaya, kailangan kong magkanet. Pag napaikutan ko itong mga kabrid ng net, kahit pakawalan ko sila. Isang araw pakawala. Pag magpapakain lang hulihin, ibalik sa kulungan. Sa ngayon mga kabrid, delikado. Alanganin tayo magpakawala mga kabrid ng alaga. Baka kasi maghabulan, lumipad sa kabila, alam mo naman yung pababa na yan, no? Bangi na yan mga kabrid. Hindi, mahirap nang makabalik pa rito. So, tingnan natin, may lumagapak. Baka ginalo. Mga sisiyo pa naman natin, marunong magbukas ng patukaan. Kaya kailangan maigi ka mag ano? Sarah. Sige nga, i-testingin natin mga kabrid kung kasi pinakain ko pa lang ito eh. Ano? Ayan. Maya-maya lang tayo magsaboy, unti-unti. Unti-unti lang ang pagsaboy at durugang patoka pag ano. Pinagbigyan natin sila. Tapos yung mga ano ko, ayan o. Inubos talaga ng pasaway na dalawang ano, yung mga dextrose powder natin. Nalaman kung saan yung taguan natin. Ayun. Pinagano. Pinagbubuksan. Ito naman yung dalawang mga kabrid ako. Ayan. Aba.
ito sifting sifting sila mga kabrit, hindi talaga ito natatamaan ng matinding sinag. Yung mga maliliit na mga kabrit, yan na yung fruit of labor natin. So lalagay tayo ng mga tubig dito mga kabrit para laging may moist ang ating paligid. So ito, maraming salamat mga kabrit, hanggang dito na lang. Nag-update lang ako sa ating munting backyard sitwasyon ba, sobrang init. So kayo dyan, kung mapanood nyo yung YouTube na to tapos magtataka kayo na mahihina na yung mga alaga nyo dahil sa stress ng init, biglang ninipis yun mga kabrit, gagaan ninipis sa dry, tapos ayun na, magkakasakit na. Babala to na kailangan talaga natin dublihin ang pag-iingat ngayon mga kabrit. So hanggang dito na lang po, maraming salamat, thank you po sa pagsama sa akin, thank you po.